mano-mano yan, ubusin niya yung oras. Sabi ko nga, may hirapan ka mag-move sa ibang gawain. Gawa nga nung nauubos yung oras mo kapag ka ikaw ay nagmamano-mano sa lahat ng bagay. Hey, what's up mga kamusta? So magandang araw sa inyo lahat. So, welcome back sa ating panibagong vlog. Narito tayo ngayon sa ating proyekto muli sa Solano Nobel Sky Project na lang. Kumusta, magkakaroon lang tayo ng idea para sa mga baguhang mga contractor at the same time, yung mga nagbabalak na magkontrata. I-share ko lamang ito na konting idea para sa ating lahat para hindi tayo mahihirapan pag sisimula natin kapag tayo ay magkontrata. So tara. Ayan. Pang fourth day natin dito sa ating proyekto dito sa Solano Project natin. So ngayon magkakaroon lang tayo ng konting idea. Ba tayo makikipag-deal sa pangungontrata? I-base natin sa ating mga trabaho ngayon o kaya ginagawa ngayon. Meron kasi tayong tinatawag na importansya kapag ka ikaw ay mangungontrata o kaya ikaw ay nagsisimula sa pangungontrata. Kontrata mga kamusta, meron tayong tinatawag na mga kailangan mong asset mga kamusta, no? So yung asset na yun mga kamusta, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga asset na yun. Kasi ang pangungontrata mga kamusta, isang business yan. Number one yan mga kamusta, meron kang asset na tinatawag. Una sa lahat, sa pangungontrata, kailangan natin ng kapital kapag ka ikaw nagsisimula. Kasi hindi ka makakapag-start kung wala kang kapital. Maliban na lang kung may mga given ka ng mga materials o kaya power tools na dati mo ng mga gamit. Ngayon mga kamusta, ito yung isang idea na makakatulong sa atin. Sa pangungontrata mga kamusta, kailangan mo ng mga power tools. Kasi hindi ka po pwede na mangontrata ng mano-mano lamang. Kasi kapag mano-mano yan, talagang uubusin niya lahat ng oras mo. Marami kang tao na kailangan kapag ka isang proyekto yung tinanggap mo. Kapag ka wala kang mga gamit mga kamusta, wala kang mga power tools, kulang yung magiging outcome ng ginagawa natin. So, ito, isasample ko na lang sa inyo. Pasok tayo dito sa loob. So, konti na lang yung ginagawa dito. Sa pintura mga kamusta. So, halos preparasyon lahat. Kaya kung gusto nyo mag-umpisa mga kamusta, meron tayong mga ginagamit na mga tools na kakailanganin natin. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, hindi po pwede na magmamano-mano pa sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Kagaya na lang dito, kapag pipintura, ang number one na pangangailangan ng magpipintura ay yung grinder. Ayan. Ayan yung grinder na ginagamit. Diba yun? Ayan. So kailangan nila ng grinder. Bakit nga ba kailangan ng grinder? Kasi sa grinder mga kamusta, kailangan mong isanding yung kabuuan nitong lugar na to. Kasi hindi ka po pwede na pagka magpipintura ka, pipinturahan mo lang siya. Mamasilyan mo, hindi po pwede yun. So may mga process tayong ginagamit o kaya sinusunod. So pagka may grinder ka, malaking bagay yan. Na pagka nag-prepare ka ng pintura, gagamitan mo ng grinder yan. So mas mapabilis yung pag-prepare mo ng wall mga kamusta, no? So isa pa na kailangan nila dito. Kapag ka ikaw ay painter mga kamusta o kaya gusto mong magsimula sa pangungontrata ng pagpipintura, kailangan mo rin ng sanding machine mga kamusta. Ayan, ito yung mga power tools na pangangailangan ng mga painter. Yung sanding machine na yan, the word sanding, ito yung pinanglilihan natin. Kapag ka mano-mano talaga yan, matagal at matagal talaga yung proseso niya. So kapag ka mayroon kang sanding machine, mas mabilis yung proseso natin. Mas mabilis yung, mapapabilis yung trabaho natin. Kasi nga, ginagamitan natin siya ng power tools. So ang isa pa na pangangailangan ng mga painter mga kamusta, ito. Yung isa sa mga kailangan talaga natin. Kasi syempre, kung tatanggap ka ng painting works, so meron ka rin compressor mga kamusta, no? So ito yung mga asset mo pagka ikaw ay painter o kaya tumatanggap ka ng painting works. Then isa pa dito mga kamusta, kapag ka dun sa i-install naman natin ng mga ceiling, ganyan. Number one dyan, meron tayong ginagamit kapag ka tayo nag-install ng ceiling. Meron tayong drill. Ayan, yung barena. Ayan. Ito yung barena natin. Kailangan may impact drill ka, yung grinder na ginagamit para mas mapabilis yung pag-cut natin ng mga board natin, kagaya ng Hardiflex. Tapos, ganun din sa barena na ginagamit natin para sa pagbubutas natin o kaya pag-install natin ng metal frame. Ganun din, kapag ka meron tayong impact drill mga kamusta, para isa pa to na mas papabilis yung trabaho natin kapag ka ikaw ay mag-i-install ng kisame natin. Kasi ito, ginagamit natin ito para dun sa may mga matitigas na portion ng konkreto natin. Mapapabilis na naman yung trabaho natin.
Yan po yung mga kakailanganin natin. So yan yung mga asset na tinatawag. Kapag ka doon sa ceiling naman, yun lang naman yung number one na kailangan natin. Ngayon, kapag ka ikaw naman ay nakukontrata ng mga building, o kaya isa ito sa mga bagay na kailangan natin. Kagaya nito, pagka sa demolition mga kamasta, kailangan natin ng hammer. Yan. Ito yung ginagamit natin. Kasi pagka ikaw ay kunwari, tumanggap ka ng renovation, kasi may mga babakbakin, kagaya nito, may mga babakbakin tayo. Ngayon, meron tayo yung mano-mano na ginagamit, o kaya yung old pamamaraan, o kaya yung dating pamamaraan natin na talagang mano-mano. Kumbaga, gagamitan mo siya ng hammer, o kaya yung ating maso mga kamasta para mag-iba yan. Pero yung maso kasi marami siyang madadamage. Gaya nito, kapag ka-tiles yung gigibain mo, ginamitan mo to ng maso, madadamay itong katabi niya. Ganon yung mangyayari dyan. Ngayon, kapag gagamitan mo siya ng mga demolition hammer, kagaya nito, ito talagang malakas to mga kamasta. So ito yung ginagamit namin. Ngayon, hindi mo madadamage yung ibang portion niyan kasi nga, yung tinatamaan lang nito, yun lang talaga yung gigibain niya. So malaking bagay yon. Ganon din sa impact drill natin o kaya itong jackhammer natin na maliit. So ito yung mga ginagamit natin kapag ka tumatanggap tayo ng renovation. So at kasama na rin to sa ating pangongontrata. So dapat meron tayo niyan. Then isa pa dito, kapag ikaw ay tumatanggap din ng mga welding works, ganyan. So ayan, ginagamitan din natin siya ng welding machine. Kagaya nito, kapag ka nagde-demolish tayo, magbabaklas tayo ng mga bintana. Kapag yan grinder, delikado. Magagamitan mo ng mga ganito na pang-cut natin, mas mapapabilis yung trabaho natin. Kagaya nito, saglit lang to na naalis mga kamusta. No? So ganun din yan. Ayan yung mga importansya niyan mga kamasta. So ito yung sinasabi ko na asset. Kasi kung asset na tinatawag mga kamasta, meron kang mga gamit na magagamit kapag ka ikaw ay mga kontrata. So malaking bagay ito na kahit nasabihin na natin na mas kakaunti yung gumagawa, pero meron kang mga power tools na malaking tulong para sa atin. Kasi kapag kamano-mano po yan, talagang kakainin niya yung oras niyo mga kamasta. No? Ubusin niya yung oras niyo kapag ikaw ay nangongontrata. Kagaya nito, isa lang yung gumagawa dito, isa yung gumagawa sa labas. Pero kaya niyang buling lahat ng mga trabaho dito, gawa nga nung kumpleto yung gamit na ginagamit niya. Ganon din sa electrical mga kamasta. No? Ito, kung baka papansin nyo to. Kasi kung mano-mano to, hindi siya magkokorte na ganito. Ngayon, ginamitan namin siya ng grinder. Tapos yung impact drill natin, o kaya yung impact na hammer natin, then yun na yung pinangtiktik natin dito. Kung mano-mano yan, ubusin niyo yung oras, sabi ko nga. Mahihirapan ka mag-move sa ibang gawain. Gawa nga nung nauubos yung oras mo kapag ka ikaw ay nagmamano-mano sa lahat ng bagay. Ting idea lang to sa mga nag-i-start o kaya yung balak mag-simula mga kamasta. No? Ito yung, kumbaga, kailangan. Kailangan mong i-provide para makapagsimula ka kaagad. So dito mga kamasta, ito nagiging optional lang naman po sa atin. O kaya kung gusto nyo talaga na mas papabilis yung trabaho natin, mas maganda mga kamasta kapag kayo provide natin yung mga pangangailangan natin. So ito yung tinatawag ko na asset mga kamasta. No? Kapag ka ikaw ay nakakontrata, number one na yan, may asset ka. Yung asset na yan, kailangan mo ng mga power tools sa pangungontrata natin. Ito, optional naman to. Kung sakaling wala naman po kayong gamit, wala kayong mga power tools, wala kayong mga gamit, pwede kayong magrenta. O kaya naman, pwede naman yan mga kamasta na meron din naman tayong tinatawag na may mga mano-mano. Pero ito, konting idea lamang to, konting tip lamang to sa mga balak ng kontrata at nais mga kontrata mo. At sa mga nag-uumpisa mga kamasta. No? So ayan, hanggang dito na lang yung video natin. Hopefully nagustuhan niya ito mga kamasta. Again, ingat pa kayo lang.